Hello guys, magandang araw po sa lahat. Ang topic po natin ngayon is regarding dito po sa SSS kung paano po tayo mag online register na para magkaroon po tayo ng user ID. Diyan magagamit po natin sa ating pag-verify sa ating mga account o para makita natin yung ating mga contribution o yung mga loan status natin o loan balance. Ayan, at ituturo natin ngayon kung paano tayo magkaroon ng user ID para ma-check natin kahit nasa bahay lang tayo. So ito guys, kung may application po tayo ng SSS Mobile, ayan, naka cellphone po tayo paggamit, ayan po, dyan tayo mag online register na para magkaroon po tayo ng user ID. Makikita po natin yung application ng SSS Mobile, pindutin lang po natin yan. Ayan, ito po yung lalabas. So dahil wala pa tayong user ID, dito po tayo sa new SSS register new. Ayan, register new. Register now pala. Yan, ito po yung lalabas guys. I-check lang po natin tong maliit na box. Yan, at fully understand lang naman daw yung nakalagay dyan. So, i-check natin yan. Tapos, proceed. Yan. Hintayin natin. Ito, ang i-register natin kasi guys is yung midcard natin. So, yung midcard, pinitin natin. Yan. So, kailan lang natin lalabas yung form. Ito po yung form guys, information na naman po ito sa atin yung sa SSS natin information. So pipilapan lang po natin yan, dapat kompleto tsaka tama po doon sa updated natin na SSS information para ma-approve tayo. So yung SSS number ilagay natin, dapat tama yung number natin dyan. Ayan. 4-6. So naman yung email address. Maglalagay po tayo guys ng email address kasi dyan po isi-send yung password sa gagawin nating user ID. So yan yung email address. I-confirm lang natin sa sunod na box. Copy na lang natin tapos then paste. Ayan. Tapos kasunod naman, yan po yung preferred user ID. Yung gusto nating user ID, kung mag-login tayo, mabilis natin matandaan. Ayan, gagawa tayo ng panibago. Ayan, user ID. So, igaya na lang natin sa email yung una para madaling tandaan. Ayan guys, tapos i-confirm lang natin sa kasunod na box. Ayan yung gagawin nating user ID. Paste natin. Ayan. Yung kasunod naman na box, ayan po yung information mo talaga, personal information. Unang box dyan is yung last name. Ayan. Last name natin. Lagyan natin guys. Tapos, yung sunod na box is yung given name natin. Pangalan. Tapos middle name, sunod, then araw ng kapanganakan, date of birth. So ilagay natin kung kailan tayo pinanganak. Base susunod natin yung record natin kasi sa SSS para matrace nila tsaka ma-approve yung natin application ng online user ID. Yan, dapat tama yan pag match doon sa information natin sa kanila. Sunod yung mailing address, ilagay natin yung mailing address natin, number ng bahay, street, kasunod na box, block and lot kung mayroon, then street. Yan, then yung street na saan tayo nakatira, then subdivision, kung nakatira tayo sa subdivision lagay natin. Ayan. Tapos kung anong city tayo, anong bayan tayo na bilong, municipality. So pindutin natin yung arrow box, lagay na natin dito sa Metro Manila, kaya yan lagay natin. Then yung barangay yung nakasakap sa atin, kung anong barangay po tayo. Ayan. So kasunod, may box dyan.
yung med card pin code. Kung meron tayong pin code guys, kaya alam ko i-request din yan, pero okay lang naman na wala yan. Doon tayo sa sunod, mother's maiden name. Pero kung meron kayong pin code, pwede nyo ilagay dyan guys, pin code. Alam ko i-request din niya doon sa ano, i-apply pa yan sa mismong SSS sa UMID. Ayan, mother's maiden name, yung kanyang apelyido, pangalan, yung kanyang middle name, yung ating nanay o mother. Ayan, yung mayroon pong word dyan guys sa box, itatype lang natin yan, yung pinaka-code. Gayahin natin guys kung big letter o small letter yan, kasi isa din yan sa para ma-approve tayo. Then I accept the terms of service. Pindutin natin yung box, lagyan natin check. Then check natin lahat na box kung supply na natin. Then kung nalagyan naman natin guys, pindutin natin yung submit. Ayan, tapos hintayin natin yung ano, submit natin yan guys. Okay naman siguro, then submit na lang natin. So check na natin. Sabihin natin, screenshot mo natin para makita natin yung pinaglalagay natin dun guys, no? So ganun guys, invalid daw pala yung email address natin. So invalid yung email address natin, so gagawa ko ng panibago. Mas maganda kasi dito guys is Yahoo, kasi yung ginawa ko nung sa akin Yahoo talaga. So yung hindi pa nagamit din sa SSS, yun yung mga ina-approve nila. So gagawa tayo ng Yahoo. Ayan, nagawa na natin, i-submit na natin ulit. Nilagay na natin sa task. Yan, ganyan po yung lumabas. This action will send supplied information to SSS. Do you want to continue? Yes, continue natin guys. Yan, you have successfully submitted your SSS web account registration. So mangyayari nito guys, hihintayin lang natin na mag-email po yung SSS doon sa email address na ginawa natin. Doon po kasi nila i-send yung pinaka-password po natin sa ginawa nating user ID. So pag nagawa na natin, ayun na yan, pwede na tayo mag-check ng ating contribution. Ayun guys, yun lang ating tutorial sa ngayon. Maraming salamat at sana ay nakatulong po ang video na ito sa atin, lalo ngayon na limit lang po ating paglabas at mahirap pang gumalagala sa labas. Yun guys, maraming salamat. Paalam.